Is it possible to forgive somebody who does not ask for forgiveness? Maaari bang patawarin ang isang tao na hindi humihingi ng tawad? Paano mo siya papatawarin? Eh, hindi naman niya alam na siya ay nakasakit at nagkasala. Di ba ang hirap patawarin ng isang tao na hindi man humihingi ng tawad? Amen? Because the truth of the matter is, remember this, my dear friends, that it takes two people to fight. It takes two people to argue. Hindi magkakaroon ng away ng hidwaan na mag-isa ka lang. Sigurado merong kang kaaway. Sigurado merong kang kalaban. But also remember this. It also takes two people to reconcile once again. Hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaayos kung mag-isa ka lang. Di po ba? Kaya may katotohanan ang sinasabi ng ating Panginoon na mapapatawad mo lang ang tao na humihingi ng tawad. Pero tanungin din natin ang ating sarili. Bakit kaya hindi humihingi ng tawad yung mga nakasakit sa atin? Balikan natin yung turo din ni Jesus. Baka you missed this one word or sentence that He also asked us to do. That if our brother or sister sin against us, we should rebuke them. Baka yun yung dahilan bakit hindi humihingi ng tawad sa iyo yung taong nakasakit sa iyo. Kasi hindi mo siya sinabihan na nasaktan kanila. Marami sa atin, yan ang problema. Kinikimkim, tinatago, binabalik-balikan yung kanilang masakit na karanasan. Sinisisi ang ibang tao, pero hindi naman sila sinabihan o sinuway dun sa kanilang kasalanan. Ano ang sagot na marami sa inyo? Bakit hindi nila sinasabi yung kanilang sama ng loob doon sa mga tao nakasakit sa kanila? Father, alam na nila yung ginawa nila. Talaga ba? Sure kayo? Na alam ng ibang tao yung ginawa nila sa inyo? Please, don't joke yourself. Huwag niyong lokohin ang inyong mga sarili. Tao po tayo. Hindi po tayo insekto. Tandaan niyo to. Wala tayong mga antena. Di natin alam yung naiisip ng ibang tao, yung damdamin ng mga ibang tao. Wala din po tayong Bluetooth o Wi-Fi router sa ating mga utak, sa ating mga puso. Kung pwede lang, isend natin sa bawat isa yung signal, yung communication. Wala po. You can only communicate your feelings through words. Amen? So, if you're expecting that person to ask for forgiveness from you, what should you do? You should go and approach that person. And you should clarify, you should talk to that person how he or she has hurt you. Ginawa niyo na po ba? Hindi pa. Aminin. Bakit? Ang hirap po, Father. Yes, it is difficult. And yet, it is not impossible. And even if you would say to me, it is so impossible, there is a key there. May susi pa rin para magawa mong imposible. Ano yun? Faith. Kaya nga ang mga apostol sa Ebanghelyo, sabi nila kay Jesus, Lord, increase our faith. Ano sinasabi nila? Ang hirap po, Panginoon, nagawin yan. Nalapitan mo, kausapin mo, makipag-ayos ka. Ang hirap po, imposible. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Yeah, sinasabi nila, ang hirap po. No? Increase our faith. See, even the apostles know that this impossible task of approaching people who have hurt them and reconciling with them is possible through faith. Sabi ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit ang puno utusan mo, aalis yan, lilipat yan. Mangyayari, yung pakayang maalis mo ang sakit ng loob sa puso mo. Now, meron din po mga iba, sasabihan ako, eh Father, paano naman kung kinausap ko na siya, sinabi ko na kung anong ginawa niya, ayaw pa rin aminin, ayaw pa rin tanggapin yung kanyang pagkakamali. At patuloy pa rin siya
sa pananakit sa akin, patuloy pa rin siya sa kanyang pagkakasala. Will I still forgive that person? Yes. And why is that? Because your forgiveness is not for that person. Your forgiveness is for you. Ano ang kasabihan? That when you forgive somebody, you free a prisoner. Pag nagpapatawad ka, meron kang pinapalayang tao. At sinong pinapalaya mo? Yung tao nakasakit sa iyo? Hindi po. Ikaw na nagagalit. Ikaw na may inis. Ikaw na may sama ng loob. Hindi mo naman kailangan makipag-ayos dun sa tao para patawarin mo siya. Kahit na hindi pa kayo mabuti sa bawat isa, kahit na hindi pa kayo nag-reconcile sa bawat isa, you can now practice forgiveness. You can forgive immediately that person for you, not to become bitter, angry, and have hatred in your life so that you can become free and be at peace. Amen? Himbawa po, di ba? Pag kayo po ay nagmamaneho, minsan hindi maiiwasan, marami mga kamoting driver dyan, mga nagmomotor, mga nagtatricycle, mga nagbibisikleta, kakat ka. Di ba nakakagalit po yun? Kailangan ba na habulin mo yung taong yon? Mag-usap kayo para patawarin mo siya doon sa kanyang ginawa. Di ba hindi mo na siya mahahabol, hindi naman kayo magkakilala. Kung hindi mo papatawarin yung taong yon, edi buong maghapon dinadala mo yung inis, yung galit, yung sama ng loob mo. Paano ka makakapagtrabaho ng mabuti? Di po ba? Eh kung kinausap mo na yung biyanan mo, pagkatapos minasama pa niya yung sinabi mo, ngayon ikaw pa yung kontrabida, sisirain mo ba yung araw mo dahil doon? Gabi-gabi ba papabayaan mo na mapuyat ka sa kakaisip, bawat umaga nagigising ka, nahihilo ka dahil hindi ka nakatulog na mabuti, hindi ka nakapagpahinga. Bawat nakikita mo siya, nasisira ang araw mo kahit na hindi mo siya nakikita, hindi ka masaya, hindi ka makakain ng mabuti. You're making your life miserable. Di po ba? Kahit na kinausap mo na yung asawa mo, ayaw pa rin niya magbago, sige pa rin. Sinabihan ka pa niya na, pabayaan mo ako, dito ako masaya. Gagawin mo bang pangit ang sarili mo? Bakit siya lang ba ang merong karapatan para maging masaya? Hayaan mo siya. Hindi ka magiging masaya kung nagtatanim ka ng galit at pagkamuhi dyan sa iyong asawa. Kaya nga, ang kapatawaran, sa English, ang ganda, forgive, dalawang salita, for and then give. Anong ibig sabihin? Bigay mo. Kung ano man yung pangit dyan sa iyong kalooban, alay mo, lalong-lalo na sa Diyos. Remember the words of our God, that vengeance is mine, not yours. So, hayaan mo ang Diyos siyang magtuwid anuman yung mali na ginawa nila sa iyo. Hindi mo trabaho yon. Kung palagi mong hinahabol, hinahanap, no, na maging mabuti, maayos ang lahat sa iyong buhay, may stress lang po kayo lalo. You give it up to God and allow God to make your life beautiful, happy and peaceful once again. That is what forgiveness means. Letting go and letting God. Tayo kasi mga Pilipino, hoarder po tayo. Na yung hoarder, yung hindi na natin kailangan, tinatago pa natin. Kasi kala natin, magagamit pa natin sa kinabukasan yan eh. Oo nga naman, yung pinaggamitan mo, yung lalagyanan ng ice cream, pwede pong panglagyan ng ulam yan. Yeah, minsan, pagpunta mo dun sa rep, pagkabukas mo, uy, ice cream. Pagkabukas mo, paksiw pala. Adobo. Di po ba? Yung mga guilty dyan. O kaya naman, yung mga biskwit na galing sa abroad, yung dilata, anong ginagawa ng iba? Dyan nilalagay yung mga kalakuti, yung mga karayom, yung kanilang mga sinulid, no? Mga sewing kit, that's fine. Pero pati naman yung plastic pinagbalutan ng pansit. Di po ba? Tapon nyo na yan. Yung mga iba, reseta pa nung panahon ni Mahoma, nandyan pa. Yung iba, pinagbalutan pa ng kanilang supa, nandyan pa. Aanuhin yung mga yan. Kaya nga tingnan nyo po, kahit na sa galit natin, sama ng loob, hanggang ngayon, bit-bit natin, dinadala natin. I tell you, my dear friends, anger and hatred do not serve us. Hindi nakakatulong ang galit, inis at pagkamuhi
ang sakit ng loob sa atin. Subukan nyo mag-aral kayo ng galit. Nakakasakit na nga ng ulo ang pag-aaral, lalo pang sasakit ang ulo nyo. Alam nyo po, ang karanasan na natutulog kang galit, baka hindi ka na magising, baka magka-stroke ka, baka magka-heart attack ka. Subukan mong maglaban ng galit, baka mabutas yung nilalaban mong panty at brief. Di po ba? Hatred and anger does not serve us. So why do you keep it? If it is not useful, let it go. No matter how much you convince yourself, you will never use that anger. It will never make you good and better. That anger, that hatred, that irritation, that bitterness, that frustration, that stress is for giving up to God. It is not for you. It is for God, and allow God to transform it for your grace, for your goodness, for your betterment, for your holiness. So my dear friends, two questions. Have you talked to the person that have hurt you? If not, talk to him or her. And if you're having difficulties, pray, ask for more faith. But secondly, get all of your bitterness, hatred, and anger. It is time. These are for giving up to God. They will never help you to become happy and holy in this life.